See? May nabawas ba sa buhay mo dahil sa sakit mo? Tanong ni Josh habang pauwi na sila. Si Wilbert lang? Mahinang sagot ni Pamela. Sa tingin mo ba kawalan si Wilbert sa buhay mo? Ilang segundo ang lumipas bago siya nakasagot. Hindi nga pala. Sa Sunday nga pala, isasama kitang mag-golf. Mag-golf? Oo. Biglang naalala ni Pamela si Wilbert. Ang larong golf ang isa sa mga favorite sports nito. Pwede ba ako maglaro ng golf? Why not? It's not a strenuous activity anyway. Mula na magsimula ang therapy, padalang ng padalang ang pamamanhid ng mga binti mo, di ba? Kung sa bagay, bakit nga ba hindi siya mag-golf? Pwede ba ang sa wak-wak tayo mag-golf? Doon kasi kami madalas mag-golf ni Wilbert noon. That's more like it. Ipakita mo sa kanyang walang nawala sa'yo nang iwan ka niya. Pero malaki ang nawala sa kanya. Isang ngiti uli ang lumitaw sa mga labi ni Pamela. Sinusunod ni Pamela ang lahat ng ipinapayo ni Josh mula sa mga pagkaing dapat kainin at mga vitamins na dapat inumin hanggang sa mga activities na dapat iwasan dahil hindi makabubuti sa kalagayan niya. Gusto na niyang tuluyang gumaling pagkatapos nilang magkita ni Wilbert at pagkatapos maramdaman na kasama pa siyang gumagalaw sa mundo ng mga buhay at hindi dapat huminto ang ikot ng mundo para sa kanya. Gusto niyang mapahiya si Wilbert. Gusto niya makita ito isang araw na nagsisisi, humihingi ng tawad at ng isa pang pagkakataon. May iisang buwan pa lang ang therapy ni Pamela, pero nararamdaman na niya ang malaking pagbabago sa katawan. Bihira na ang biglang panginginig ng kanyang mga tuhod. Bumalik na rin ang sigla sa mga kilos niya. Nagsimula na naman siyang maging conscious sa ayos at itsura niya. Ipin-update niya ang kanyang hairstyle at hair color. Pinaunlakan na rin niya ang isang TV network na humingi ng interview sa kanya. Tungkol sa nalalapit na kasal nila ni Josh, ang karaniwan tanong. Habang ongoing ang interview, ay dumating si Josh kaya nahilingan na rin itong ma-interview. Nagpaunlak naman ang lalaki. Alam nilang mapapanood ni Wilbert ang interview na yun. Yes, others may say that it's a whirlwind romance, sabi ni Josh sa interview. But who wouldn't be in love with Pamela? She's a wonderful lady. Lovely, smart, loving and warm-hearted. Anyone would fall for her. And I consider myself the luckiest man on earth because she's going to be my wife, my lifetime partner. Napangiti si Pamela kahit alam niyang bahagi lang yun ang charade nila ni Josh. Siguradong tatamaan si Wilbert kapag napanood ang interview na yun. Hindi maaring hindi dahil minsan siyang minahal nito. The night before na mag-golf sila ni Josh ay excited na si Pamela. Siniguro niya magandang maganda siya sa kanyang all-white attire. With your stunning look, who would say that you're not healthy? Komento ni Josh pagkatapos pagmasdan ng kabuuan niya. Para lumuwa ang mga mata ni Wilbert, buong kasiguruhang sabi ni Pamela. And one more thing, maipakita mo sa kanya na hindi mo siya iniyakan. Sigunda nito habang pasakay sila sa Mercedes bench. Para namang nakikisama ang pagkakataon dahil habang naglalaro sila ng golf ay dumating si Wilbert kasama ang mga kaibigan nito. Lumapit si Pamela kay Josh. Inakbayan naman siya ng lalaki. Hindi na nila kailangan mag-usap ng dapat gawin. Nagkakaintindihan na sila sa tingin pa lang at alam niyang kinagat ni Wilbert ang palabas nila ni Josh dahil hindi na sila nito inalisan ng tingin. Medyo malayo sila sa kinaroroonan ni Wilbert pero nakatanaw ito sa kanila. Nang matapos ang laro, binuhat siya ni Josh at inikot-ikot. Pagkatapos ay nag-snack sila sa coffee shop. Doon lumapit si Wilbert sa kanila. Hindi na yata nakatiis. Hi Pamela, bati nito. Oh, hi! Ganting bati niya. Matagal bago nakapagsalita ang lalaki. Nice to see you here. Para nag-aalang ang sabi nito. Namimiss ko na kasi ang pag-golf. Ikaw kasi, tinuruan mo ko eh. Nakangiti niya sabi. Pero sinadya niyang ipakita na baliwala sa kanya ang presensya nito. Come on, join us! Anyaya ni Josh habang itinuturo ang bakanting silya sa mesa nila. No thanks, I'm with my friends. Pati ang ngiti ni Wilbert alanganin, hindi niya alam kung dahil hindi ito makapaniwalang makita siyang nakakapag-golf na o kung nag-aalangan sa ginawang paglapit sa kanila. Mabuti nakakapaglaro ka na ulit ng golf, puna nito. Oo naman, bakit naman hindi? Mountain climbing lang naman ang hindi ko pa kayang gawin ngayon. Pero kapag nakompleto ko ng 2 months therapy ko, pwede ko na raw gawin ang lahat ng dati kong ginagawa. Akala ko wala ng lunas. Maswerte ako dahil magaling ang doktor ko. Putol ni Pamela sa sinasabi ni Wilbert dahil
Alam niya kung anong gusto nitong sabihin. The country's youngest and most eminent neurologist. Mayabang na pagmamalaki niya kay Josh. And I suppose he's here to make sure that you won't fall while playing golf, sabi ni Wilbert. Ayaw ba nito makitang magaling na siya o hindi lang talaga ito makapaniwalang makikita siyang nabubuhay ng normal kasama ng ibang lalaki. Excuse me for butting in, sabad ni Josh. Hindi ako nandito para bantayan at alalayan si Pamela. I came here to play golf with my fiancé. Nakita niya ang pagkabiglang lumarawan sa mukha ni Wilbert. Fiancé? Ulit nito. You mean, you're getting married? Yes, Wilbert. Palagay ko, blessing in disguise ang pagkakasakit ko dahil nakilala ko si Josh at nagmamadali na siyang magpakasal kami. Because I don't want to lose you anymore, Angel, sabad ni Josh. Mahirap nang maagaw ka pa ng iba. Besides, gusto kitang maalagaan para tuluyan ka ng gumaling. Parang naistatwa si Wilbert dahil sa palabas nila. Pero lalo itong masyashock kapag napanood ang interview nila sa TV. Ganon din kapag napanood nito ang mismong kasal nila na ipapalabas ang coverage sa TV dahil binigyan nila ng permiso ang ilang taga-media para kunan na nakatakda nilang kasal. Tumingin sa wristwatch nito si Josh, saka siya binalingan. Malalit tayo sa appointment natin sa couturier. Nagagawa ng wedding gown mo, Angel. Tinignan din ni Pamela ang suot na rilo. Ay, oo nga pala. Masyado ako nanlibang. Munti ko na makalimutan ang appointment natin, sabi niya sa kamuling binalingan si Wilbert. We have to go, Wilbert. Padadalhan na lang kita ng invitation kung gusto mong umattend at kung hindi ka masyadong busy sa shootings mo, nakangiting sabi ni Pamela. Kumapit na siya sa braso ni Josh para umalis ng golf course. Palayo na sila pero alam niyang nakasunod pa rin ang tingin ni Wilbert sa kanila. Halos humaba ang leg niya sa pagsunod niya ng tingin sa atin, mahinang sabi ni Josh. Hindi nito inaalis ang pagkakaakbay sa kanya habang papunta sila sa parking area. Nagkatawanan sila. By the way, how do you rate my acting? Pabiro nitong tanong. Palagay ko, pwede ka na magpalit ng karir. Nagulat ang pamilya ni Pamela nang sabihin niya na balak na nilang magpakasal ni Josh. You just turned 18, Pamela, sabi ng daddy niya. Hindi ko pa sana gustong mag-asawa ka sa ganyang edad. But on second thought, sa dami ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraan linggo, alam ko nag-grow ka ng husto. At si Josh ang nagbigay sa'yo ng bagong pag-asa. Nakakasiguro akong aalagaan na at poprotektahan ka niya, kaya hindi na kami tututol ng mami mo. Hindi ba parang nakaka-guilty? Tanong ni Pamela kay Josh nang nasa sasakyan na sila pabalik sa Maynila mula sa Santa Barbara pagkatapos kausapin ni Josh ang mga magulang niya. Akala ng pamilya ko mag-boyfriend talaga tayo, kaya tayo magpapakasal. There's nothing to be guilty of. Maintindihan din naman nila ang mga dahilan kung bakit natin ito ginawa. Gusto mong gumanti sa walang kwenta mong boyfriend at gusto ko naman lubayan na ako ng mga babaeng gumugulo sa buhay ko. Nagkaintindihan naman tayo, hindi ba? At wala naman silang alalahanin dahil aalagaan kita. Hindi na sumagot si Pamela at matipid lang na ngumiti. Kahit na naiset na ang lahat ng detalye sa kasal nila, hindi pa rin siya makapaniwalang ikakasal na sila. Hindi niya aakalaing aabot sa ganoon ang kayang gawin ni Josh para sa kanya. Kahit ba hindi naman totoo ang magiging kasal nila, malaking desisyon pa rin iyon para sa lalaki. Hindi kaya makagulo ako sa buhay mo sa gagawin natin, Josh? I don't think so. Dahil alam ko namang naiintindihan mong nakatali na ako sa profession ko. At dahil hindi naman tayo totoong mag-asawa. Of course, hindi mo ako aawayin kahit na ubusin kong oras sa profession ko, hindi ba? Hindi mo ako pakikialaman sa mga ginagawa ko. At magiging understanding roommate ka naman siguro. Roommate? Napamaang siya. Kasama ba sa napag-usapan nila ang mag-share sa iisang kwarto? May mag-asawa bang magkahiwalay ng bedroom? Nakangiti ang mga matang sabi nito na para nanunukso. Pero, shh, saka na natin problemahin yan, okay? Pagkasabi nun, ay ipinokus na ni Josh ang atensyon sa pagmamaneho. Ginanap ang kasal ni na Pamela at Josh sa isang garden na para talaga sa mga wedding ceremonies. With all the fountains, man-made minifalls, colorful flowers, and romantic ambience, naging elegante at dream wedding ang kanilang kasal. Sino magsasabing bahagi lang iyon ng isang charade? Pinaniwala nila ang lahat na isang Christian wedding iyon kaya hindi isang pari ang nag-minister ng kasal. Ang totoo, pinagpanggap lang ni Josh ang dati nitong professor na isang minister na may kapangyarihang magkasal. Nandoon ang buong pamilya ni Pamela. Ganon din ang lahat ng mga kaibigan niya sa Santa Barbara na bumuo sa entourage ng mga abay. Kompleto rin ang pamilya, malalapit na kamag-anak at kaibigan ni Josh, pati na ang mga kasamahan nitong doktor sa ospital.
Galing pa sa States ang mama at isang kapatid nito at nagbakasyon para lang sa event na iyon. Ang mama ni Josh ang higit na masaya sa pagpapakasal ng anak. Nag-alala raw itong sa professional ang matali ang anak na doktor. Hindi nila nakalimutan padalhan ng invitation card si Wilbert at hindi na rin nila inaasahan ang pag-attend nito. Hindi man niya aminin, alam ko nasasaktan siya. Bulong ni Josh habang magkatabi sila sa presidential table sa reception. Nakaganti na ako sa kanya, Josh, at hindi ko magagawa yun kung hindi dahil sa tulong mo. Shh, marinig ka ni Mama. Masisira ang kaligayahan natin. Alam mo bang matagal na naging matchmaker yan para masiguro lang na mag-aasawa ako? Magte-32 pa lang ako pero takot na takot na siyang tumandang binata ako. Nilingon ni Pamela si Mrs. Ocampo. Magaan ang loob niya sa ginang dahil mahigpit siya nitong niyakap kanina. Maswerte raw siya kay Josh, kaya inaasahan daw nitong mamahalin niya ang binata. Alam ko namang magiging mabuti kang asawa, Iha. Be understanding dahil kasal din siya sa profession niya. Sana magsama kayo habang buhay. Love him forever and take good care of him, sabi ng ginang kanina. Ano raw? Magsasama sila ni Josh habang buhay? She would love him forever and she would take good care of him? Napangiti at napailing si Pamela. Bakit hindi? Sinong babaeng hindi magmamahal kay Josh Ocampo? Ang kaso, hindi iyon kasama sa mga plano nila dahil magwawakas ang pagkukunwaring iyon kapag nagdesisyon na silang tapusin iyon. Nagregalo na isang cruise package para sa honeymoon nila ang uncle ni Josh na direktor ng ospital. Kaya nagpunta sila sa China kung saan naroon ang luxury ship na Starleo. 3 nights and 3 days ang package na iyon. Kahit alam ni Pamela na hindi naman totoong honeymoon, ang biyahing iyon ay excited siya. Dahil kahit sandali, sa kanya lang ang panahon at atensyon ni Josh. Habang nakasakay sila sa eroplano, ay umidlip muna si Josh. Natukso siyang pagmasdan ng gwapong mukha nito. Partikular na nagtagal ang kanyang tingin sa mga labi nito. Napangiti si Pamela nang maalalang eksena sa kasal nila ng nagdaang araw. Muntik na namang mag-collapse si Pamela nang iangat ni Josh ang belong tumatakip sa kanyang mukha. Pagkatapos i-announce ng officiating minister, naganap na silang mag-asawa. At alam niyang hindi iyon bahagi ng kanyang sakit. Nangatog ang mga tuhod niya nang hahalikan na siya ni Josh. Sorry, but we have to do this. Bulong nito bago siya halikan. Hindi niya nagawang sumagot dahil pinanuyan siya ng lalamunan. Nakatitig lang siya sa mukha ni Josh. Nang lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi, kinailangan niyang humawak sa mga kamay nito nang mahigpit dahil kung hindi niya yun gagawin ay baka matumba siya. Akalain ba niyang ganun ang magiging epekto ng simpleng halik ni Josh? Naulit iyon sa reception. Dahil sa kantsawa ng mga bisita, hinalikan ulit siya ng lalaki at mas matagal yun ha. Napangiti si Pamela sa alaalang iyon. Hindi nga siya halos pinatulog ng mga halik na yun. Nang iuwi siya ni Josh sa bahay ng mga ito, para ispend ang kanilang first night ay sa couch ito natulog at tinulugan agad siya ng lalaki. Kung sa bagay, ano pa bang inaasahan ni Pamela? Ang ipinagtataka ni Pamela, bakit mas malakas ang impact ng mga halik ni Josh kaysa sa mga halik noon ni Wilbert? Dahil honeymooners sila, isang cabin lang ang naka-assign sa kanila. Kailangan kong kumuha ng isa pang cabin, sabi ni Josh. Ikaw nang gumamit ng cabin na naka-assign sa atin. Gusto sana magprotesta ni Pamela at sabihin bakit kailangan pa nitong kumuha ng ibang cabin. Pero alam niya magtataka ito, baka lumabas pa na inaalok niya ang sarili. Kung siya lang ang tatanungin, gusto niya palagi silang magkalapit ni Josh dahil natatakot siyang baka bigla na namang manginig ang kanyang mga tuhod at matumba. Sino lulokohin mo? Kantsaw na isang bahagi ng isip niya. Hindi naman talaga yun ang dahilan kung bakit gusto niyang palaging malapit kay Josh kung hindi dahil siya magnetong nakakabit sa personalidad nito. Magnetong kahit gusto niyang iwasan ay nahihirapan siyang gawin. Lalo pa ngayon nagpapanggap sila bilang mag-asawa. Inihatid muna si Pamela ni Josh sa cabin na naka-assign sa kanila bago ito muling lumabas para kumuha ng isa pang cabin. Pagkalipas ng 10 minuto ay kumatok ulit si Josh. Wala nang available na cabin. Lahat pala ng mga kasama sa cruise na ito. Matagal na nagpa-reserve, sabi nito. May nahimigan siyang frustration sa boses ni Josh. Dapat ba nitong ikalungkot na wala ng cabin na available? Ayaw ba siya nito makasama sa iisang cabin? Bakit kasi kailangan mo pang kumuha ng ibang cabin? Malaki naman ito para sa ating dalawa. Hindi na siya nakatiis na hindi sabihin ang nasa isip. Nakita niya pagtataka sa mukha nito. Are you sure it's okay with you? Oo naman, sagot niyang may kasamang tango. It's no big deal, pero hindi naman tayo totoong mag-asawa. But we're friends,
Bukod sa malaking utang na loob ko sa'yo, alam ko namang safe akong kasama ka sa isang kwarto. Ngumiti uli si Josh, yung klase ng ngiting hindi niya sigurado kung naa-amuse o natatawa. Yeah, I can assure you that. You're safe with me. Pwede naman ako matulog sa sahig. Matulog sa sahig? Ulit ni Pamela sa isip. Bakit naman kailangan itong doon matulog? Pero sa isang banda, bakit nga naman sila magtatabi sa isang kama eh, hindi naman sila totoong mag-asawa? Okay lang ba sa'yo matulog sa sahig? Yeah, may carpet naman. Ikaw ang inaalala ko. Hindi ka ba maiilang na may ibang tao sa kwarto mo, lalo na't lalaki? Okay lang. Siguro kung ibang lalaki ang kasama niya sa cabin, magdadalawang isip siya o maiilang. Pero kay Josh, excited pa siya na buong panahong itatagal ng pagkukrus nila. Magaan ang pakiramdam ni Pamela habang kasama si Josh. Magana siyang kumain ng mag-lunch sila. Pagkatapos kumain, ay nagiyang mag-swimming si Josh. Sa tingin mo, kaya ka na mag-swimming? Bakit naman hindi? Unless hindi ka marunong lumangoy. Biro nito, napangiti si Pamela. Huwag ka matakot na gawin ng kahit na anong gusto mong gawin. Hindi bang sabi ko, just take extra cautions? Kapag nasa isip mong takot, wala ka nang pwedeng gawin. Tumango si Pamela. Isa sa mga napansin ko masamang epekto sa iyong sakit mo, ay ang pagkawala ng self-confidence mo, which is absolutely wrong. Hindi ka naman siguro magiging beauty queen kung wala kang self-confidence. Tumango ulit si Pamela. I understand, Doc, pabirong sabi niya. Ngumiti si Josh, saka masuyo siyang pinisil sa baba. Isang simpleng gesture lang iyon pero grabe ang naging reaksyon ng kanyang katawan. Parang mga bata sina Pamela at Josh na ngayon lang nagkaroon ng pagkakataong maglibang at magsaya. Nag-enjoy sila ng husto sa unang araw ng cruise. Pero bago matapos ang araw na iyon, isang hindi inaasahang tao ang lumapit sa kanila habang papunta sila sa dinner na ibinibigay ng captain ng ship para sa mga kasama sa cruise na iyon. Hi, Josh! Natalie, what are you doing here? Nagtatakang tanong ni Josh sa magandang babae. So, siya pala si Natalie. Sa loob-loob ni Pamela. Maganda naman palang babae, mukha itong socialite at walang takot na maglantad ng cleavage. Mukhang balak pang kumpetensyahin si Rufa May Quinto. Sinusundan ka, what else? Humalakhak ito. May kasalanan ka sa akin, Josh. Hindi mo ako in-invite sa kasal mo. Kung hindi pa dahil sa kaibigan mo, hindi ko malalamang ikakasal ka na. Gusto ko magwala sa mismong araw ng kasal mo pero naisip ko bakit ko pang mumukhaing kawawa ang sarili ko. Kaya ko namang makuha ang gusto ko sa sarili kong paraan. This is Pamela, my wife. Pagliliko ni Josh sa usapan. Yeah, I know her. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa kanya? But isn't she too young for you? As long as we understand each other and we love each other. What is a 13-year age gap? Hindi kaya naaawa ka lang sa pasyente mong yan? Nakaramdam na ng inis si Pamela at alam niyang ganoon din si Josh. I'm sorry, Natalie, but the captain's dinner is about to begin. Kailangan na namin pumasok sa loob. And so do I. Guest din ako sa cruise na ito kaya kasama ako sa dinner na ibibigay ng captain. Hindi naman siguro magagalit si Pamela kung makikijoin ako sa inyo. Nagkatinginan na lang sila ni Josh. Pagkatapos ay pumasok na sila sa pagdarausan ng dinner. Hanggang dito ba naman? Sinusundan ka ng babaeng yun? Inis na sabi ni Pamela nang bumalik na sila sa kanilang cabin. Magdidisko pa dapat sila pero pareho na silang nainis sa presensya ni Natalie. Panay ang buntot nito sa kanila. Nakita mo na kung gaano kakulit ang babaeng yun, sabi ni Josh habang naguhubad ng suit. Nanguhuba rin na sana nito ang slacks, ay bigla itong natigilan. Nakatingin kasi si Pamela. I'm sorry, nakalimutan ko may kasama pala ako. Pagkasabi nun, ay pumasok na ito sa loob ng banyo para doon ituloy ang pagbibigis. Lihim na lang siyang natawa. Gusto sanang i-enjoy ni na Pamela at Josh ang trip na iyon dahil ang sabi ni Josh, pareho nilang kailangan iyon. Bihirang makapag-break ang lalaki mula sa hectic schedule nito bilang doktor. Pero sinisira naman ni Natalie ang kasiyahan nila. Nandoon din ang babae kung nasaan sila. Nang huminto ang cruise ship at bumaba sila sa isang isla ay nakabuntot ito sa kanila. Hindi tuloy sila magkaroon ng pagkakataong ma-enjoy ang company ng isa't isa. Bago sumakay sa eroplano pabalik sa Pilipinas ay kinausap ni Pamela si Natalie ng masinsinan. Tigilan mo na asawa ko, okay? Paano kung hindi ko gawin? Huwag mo akong subukan, Natalie. Hindi niya alam kung bakit bigla siya naging matapang. Bigyan mo naman ng pride ang sarili mo. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa isang lalaking umiiwas na sa'yo. You will never win this game dahil kasal na sa akin si Josh.
Maganda ka naman at maraming lalaki magkakagusto sa'yo kung ererespeto mo lang ang sarili mo. Napangiti na lang si Josh nang bumalik siya sa tabi nito. Narinig pala nito ang sinabi niya kay Natalie. I like that. Sabi nito, you like what? Matapang ka na, lumalaban ka na. Hindi basta nagpapatalo at umiiyak. Napangiti rin si Pamela. Ngayon niya na-realize na marami na pala siyang natututuhan sa lalaki. Napakalaki na pala na impluensya nito sa buhay niya. Mahigpit ang pakiusap ni Mrs. Ocampo na doon sila tumira sa bahay ng mga ito kahit sa unang taon man lang. Bilang mag-asawa, iyon daw ang tradisyong sinusunod sa pamilya para hindi magkahiwalay ang mag-asawa. Bigla tuloy nagkaproblema si na Pamela at Josh. Kahit mas madalas na nasa Amerika ang mama at mga kapatid ni Josh, marami naman silang kasama sa bahay na kailangan kumbinsihing tipikal silang mag-asawa na natural na magsishare ng kwarto. Alam kong mahirap para sa iyong ganito, sabi ni Josh. But don't worry, safe akong kasama sa kwarto. Ibababa na lang natin ang isang mattress tuwing gabi para hindi makahalata ang mga katulong. Lalo ng mayordomang may pagkatsismosa. Natawa si Pamela. Wala namang problema sa akin, Josh. I'm comfortable with you. Besides, wala namang naghihilik sa atin. Oo nga, sabi ni Pamela. Ang hindi nito alam, kinakabahan na siya. Hindi niya alam kung paano hindi mahuhuli ni Josh ang mga pagsulyap niya rito kapag magkasama sila sa iisang kwarto. Hay, sa loob-loob niya. Unang linggo pa lang nila sa bahay ni na Josh ay nagkaroon na ng pagkakataon si Pamela na lalong makita ang lalim ng pagkatao nito. Marami siya natuklas ang magagandang bagay tungkol sa lalaki. Masyado dedicated si Josh sa trabaho. Seryoso na ito kapag nasa harap ng trabaho. Pero may mga pagkakataong playful din naman. Bigla na lang ito magbabato ng joke. O kaya ay igugood time siya tulad ng pagdadala ng tulips at sasabihin galing kay Wilbert. O kaya ay cake na sasabihin itong ipinabibigay sa kanya ni Natalie. Pagkatapos ay sasabihin anthrax ang flavor noon. Isang umaga, ginising siya ni Josh sa pagmamagitan ng pagpapagapang ng dagang costa sa kanyang katawan. Napatili at napatalon si Pamela mula sa kama. Nagalit siya sa lalaki pero nang ipiniliwanag nitong tinetest lang kung paano magre-react ang kanyang mga nerves kapag nabibigla siya, agad ding nawala ang galit ni Pamela. Sasamahan pa yun ni Josh ng pagkiliti sa kanya. Kaya habang tumatagal, nagiging mas malapit at komportable sila sa isa't isa. Kung minsan, gusto na niyang yayain si Josh na tumabi sa kanya sa kama, pero baka magtaka ito at bigyan ng kahulugan. Baka isipin pang nai-inlove na siya rito. Eh hindi nga ba? Sekreto na lang yun ni Pamela, isang bagay na hindi niya kayang aminin. Iniisip kong bumili ng sariling bahay para sa atin. Sabi ni Josh isang gabi. Maaga itong umuwi. Kaya lang. Kaya lang ano? Tanong ni Pamela. Paano kung maisip natin tapusin ang palabas na to? Sayang naman ang bahay. Saka na lang siguro ako magpupundar kapag totoong magpapakasal na ako. Bigla siya natigilan sa narinig. Nakaramdam si Pamela na matinding lungkot. Pinilit niya itago ang negatibong damdaming iyon. Pero mukhang nakahalata rin si Josh. Something wrong? Umiling lang siya, saka nahiga na, naupo muna ito sa gilid ng kama. Do you still love him? Tanong ito maya-maya. Alam ni Pamela na si Wilbert ang tinutukoy nito. Umiling siya. To be honest, hindi ko na alam, Josh. Ang sigurado ko lang, masyado niya akong sinaktan kaya galit ako sa kanya. Paano kung humingi siya ng tawad and asked for a reconciliation? Sorry na lang siya dahil hindi na pwede. Mrs. Josh Ocampo na ako ngayon. Si Josh naman na natahimik at mataman lang siyang tinitigan. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Gusto sana sabihin ni Pamela. Matulog na tayo, bigla nitong sabi. Pero hindi nila may tatago sa isa't isa ang nararamdaman. Nang minsan lumabas si Pamela ng banyo, nang nakatapilan ng tuwalya, ay inabutan niya nasa kwarto na si Josh. Umiinom ito ng alak. Nagkatitigan sila. Automatikong naglingas ang pangangailangan nila sa isa't isa. Isang damdaming, hindi nila pinag-uusapan dahil alam nilang hindi kasama sa pagpapanggap nila bilang mag-asawa. Hindi nagawang tumutol ni Pamela nang lumapit sa kanya si Josh at halikan siya sa batok habang unti-unting hinihila ang tuwalya nakatakip sa kanyang katawan. Sa sulok ng kanyang puso ay inasam niyang gawin ito iyon. Hindi alam ni Pamela kung pareho lang sila natangay na sitwasyon. Basta alam ng kanyang kaluluwa na gusto niya maging bahagi ng pagkatao nito. Nang kabigin siya ni Josh at halikan sa mga labi, nagpakita si Pamela na sinyalis na handa niyang tanggapin ito. Oh my! Pakaramdam niya ay nasa loob sila ng isang ipo-ipo at magkayakap na iniikot ng malakas na puwersa ng hangin. Pero sa halip na mahilo, saya ang nararamdaman ni Pamela.
Nagpabilis sa daloy ng dugo ni Pamela ang mariing pag-angkin ni Josh sa kanyang mga labi. Tumutupok sa kanyang init ng hininga at mga labi ng lalaki. Pero hindi rin siya napapaso. Walang katulad na sensasyon ang hatid noon. God, I love this man. Yun ang sinasabi ng puso ni Pamela. Pangalan na ni Josh ang isinisigaw ng isip niya. At hindi lang halik nito ang kailangan niya. Saglit lang pinakawala ni Josh ang mga labi niya para lalo siyang kabigin. Ayaw na nilang paghiwalayin ang mga labi. Alam niyang iisa ang nararamdaman nila. Ang lalong paglapitin ng mga katawan at kaluluwa. Napaungol si Pamela ng maramdaman ang mainit na palad ni Josh na humahagod sa kanyang likod. Para siyang pinainom ng tubig mula sa fountain of love and desire dahil nang sumunod na sandali, naging mapagpaubaya na siya. Tinatanggap niya ang buong puso, walang takot at pag-aaninlangan ang lahat ng gawin ni Josh. Tinapos nilang mainit na sandaling iyon sa pamamagitan ng mahihinang daing ng kalwalhatian at kalagayahang mahirap ihanap ng salita para ipaliwanag. Pamela, yun ang huling sinabi ni Josh nang makarating ito sa rurok. Josh, nararamdaman ni Pamela, hindi lang tawag ng laman ang nagudyok sa kanila ni Josh para gawin iyon. May emosyon iyon, hindi lang pangangailangan ng katawan, kung hindi pangangailangan din ng kanilang mga kaluluwa. Magaling na si Pamela, the nerve damage was gone and she felt very healthy. Yun ang pakaramdam niya ng mga sumunod na araw. Naging beauty conscious ulit siya. Ang hindi lang niya masagot sa sarili ay kung nagpapaganda siya dahil kay Josh. Ginagawa na rin niya ang mga dating ginagawa. Nagpapa-unlock na siya ng interview, TV guestings at pictorials kapag nahihilingan siya maging cover ng magazine. Alam ni Pamela na hindi lang ang therapy ni Josh ang nakatulong sa kanya, kung hindi ang psychological encouragement nito para labanan ang sakit. Pagkatapos na minsan namagitan sa kanila, kakaibang sigla ang nararamdaman niya. Pero kabaligtaran naman yata ang nararamdaman ni Josh dahil pagkatapos noon, para natakot na itong hawakan siya. Palagi na nakatalikod ang lalaki kapag magkatabi sila natutulog. May mga pagkakataong sa library na ito natutulog. Ayaw magtanong ni Pamela dahil natatakot siya sa isasagot nito. Lalaki si Josh at nasa kasibulan. Masyado itong abala noon sa propesyon. Baka nabigyan lang nito ng permisyong halikan siya at nauwi sa pagtatalik nila. Tinawag lang si Josh ng pangangailangan pisikal bilang lalaki. Mabuti pa noong wala pang nangyayari sa kanila, normal ang lahat. Masaya sila at komportable sa isa't isa. Madali niya nasasabi rito ang gustong sabihin. Naisip lang ni Pamela na mag-enroll para ituloy ang pag-aaral. Tatlong semester na lang at gagraduate na siya. Pagkatapos ay kukuha siya ng fine arts dahil bigla siyang nahilig sa pagde-design ng damit mula na mapasama sa mga fashion shows. Lalo naging buhos ang atensyon ni Josh sa profession nito. Kapag nasa loob ito ng library o nasa harap ng computer ay hindi niya ito iniistorbo dahil yun ang nilinaw ni Josh sa simula pa lang. Kapag tungkol sa trabaho nito ang kaharap, labas na siya sa mundo nito. Pero hindi na niya gusto ang mga nangyayari ng sumunod na mga araw. Halos hindi na umuwi si Josh. Bihira na sila magkasabay sa tanghalian at hapunan. Napapadalas din ang mga out-of-town seminars at symposium na tinadaluhan nito. Hindi naman siya nito isinasama. Hanggang sa isang gabi, umuwi si Josh na may kasamang isang magandang babae. Sa tingin niya ay kaedad nito. Morena at matangkad ang babae at mukhang matalino. This is Doctora Paragon, pagpapakilala ni Josh sa kasama. Ipinakilala rin siya nito. Nakasabay nila mag-dinner si Doctora Paragon. Pero habang kumakain, ang dalawa lang ang nagpapatakbo ng usapan. Paano naman si Pamela sasali kung puro tungkol sa mundo ng medisina ang topic? Ano bang alam niya ron? Maya-maya ay sumabad na rin si Pamela. Nagmumukha na kasi siyang tanga. Siya ang Mrs. Josh Ocampo pero siyang hindi kasali sa usapan. May resulta na bang ginagawang research para malaman ang luna sa sakit ko? Nagkatinginan ang dalawa. Kung mayroon nang natuklas ang luna sa sakit mo, definitely malalaman mo agad yun kay Josh, di ba? Nanigas ang panga ni Pamela sa inis sa babae. Suplada palang Doktora Paragon na ito. Antipatika? Hindi na napigil ni Pamela ang nararamdamang inis kaya nag-excuse siya sa mga ito. Nagdahilan siyang masakit ang ulo. Nahalata ni Clara na binastos mo siya kanina, Pamela. Sabi ni Josh na pumasok ito sa kwarto nila pagkalipas ng mahigit isang oras. Matagal bago ito umakyat dahil ayon sa katulong, hinatid pa raw nito ang doktorang iyon. Hindi maiwasan ni Pamela na makaramdam ng selos at alam niyang yun din ang dahilan ng inis niya kay Doktora Paragon kanina. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. On a first name basis pala kayo. Sa halip ay yun ang sinabi niya. We're colleagues. Naging magkaklasa rin kami noong college. Kaya ano nakapagtataka doon?
Sagot nitong nahimigan ni Pamela ng iritasyon. Malalim palang pinagsamahan ng dalawa kung ganoon. Bigla siyang na-insecure sa Doktora Parago na yun. Hindi mo sinagot ang sinabi ko kanina. Naramdaman ka ako ni Clara na parang binastos mo siya. Obvious din na nainis ka sa kanya kanina. Tumayo si Pamela mula sa pagkakaupo sa kama. Ako pang pinapagalitan mo ngayon. Bakit? Hindi mo ba alam ang ginawa ng magaling mong kaibigan? Binara niya ako kanina. Ganun lang talaga magsalita si Clara. Sige, ipagtanggol mo siya. Pinabayaan mo na nga akong bastusin kanina eh. Hindi kanya binastos. Hindi ba pambabastos yung magkaharap tayo sa hapunan pero kayo lang nag-uusap ng topic na alam niyong wala akong alam? Nagmukha na lang akong baso sa harapan niyo. I'm sorry kung yun ang naging dating sa'yo. Malumanin ang sabi ni Josh. In the first place, bakit mo siya sinama dito? May mga bagay kami dinidiscuss tungkol sa isang research na isinasagawa sa LA. Besides, magiging magka-partner kami sa trabaho. Anong ibig mo sabihin? By next week, magsisimula na ako sa surgery. At siya magiging katuwang ko. We will work hand in hand. May dumunggol na takot at kaba sa dibdib ni Pamela. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Madalas na magkakasama ang dalawa. Baka mas madalas pa sa kanila. Nang gabing iyon ay natulog silang walang imikan. Nangyari ang pinangangambahan ni Pamela. Mas mahaba pa ang oras na itinatagal ni Josh sa ospital kaysa sa bahay. Kapag umuwi ito, isinasagawa lang nito ang therapy niya. Pagkatapos ay natutulog na, lalo siyang nabubuwar dahil wala na siyang kasama sa bahay. Bumalik na sa Amerika ang mama at kapatid nito. May kaibigan akong doktor na may alam sa acupuncture. Nabasa ko sa isang medical bulletin na makakatulong din sa iyo ang acupuncture habang wala pa natutuklas ang luna sa sakit mo. Sabi nito. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa therapy na ginagawa mo sa akin? Of course not. Kaya lang, kailangan natin subukan ang lahat na makakatulong sa'yo. Hindi gusto ni Pamela ang sinasuggest ni Josh. Pakiramdam niya ay may sarili itong dahilan. Busy ka ba kahit sa Sunday? Bakit hindi tayo mag-golf ulit? Suggestion ni Pamela. Ang mga kaibigan mo nalang yayain mo. Saglit na natahimik si Pamela. Kaninang tumatawag ako sa'yo. Bakit si Doktora Parago na sumagot? Maya-maya ay sabi niya habang minamasahin nito ang kanyang mga binti. Binilin ko talaga yun. Nasa operating room kasi ako. Masyado na yata malakas ang banding niyo na doktora ang iyon. Nang mag-angat si Josh ng tingin, parang galit ang mga nasa mata nito. Nagsiselos ka ba sa kanya? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Pero nang pumasok ito sa banyo, sinagot niya iyon na siya lang ang nakakarinig. May karapatan ba ako? Kaya lang, hindi ko maalis sa sarili ko na magselos. Mas madalas pa kasi kayo magkasama ng doktora ang iyon. Mas nagkakaintindihan kayo dahil iisa ang mundo nyo. Pero ang tanong, may marriage contract bang nagtatali sa kanila para magkaroon siya ng lisensyang magselos? Malino na nagsiselos si Pamela kay Clara at hindi napigilan ni Josh na mapangiti habang nagsashower sa isiping yun. Isa lang ang ipinapahiwatig noon, mahal na siya ni Pamela. Yun lang ang gusto niya malaman dahil pagkatapos na nangyari sa kanila, iba na ang nararamdaman niya para sa dalaga. May bagong damdamin itong ginising sa kanya. Kahit hindi sinasadya ni Pamela, inaagaw nito ang konsentrasyon niya sa trabaho dahil kahit nasa ospital, ang malambot na katawan nito ang naglalaro sa kanyang isip. Noong una, hindi maintindihan ni Josh kung bakit ganun na lang ang impact sa kanya na namagitan sa kanila. Marami na siyang babae nakasiping pero hindi niya alam kung ano ang espesyal sa pinagsaluhan nila ni Pamela. Kung alam lang ni Pamela na kailangan kong dumistansya sa kanya dahil tuwing makikita ko siya, gusto ko siyang kabigin palapit sa katawan ko. I wanted to caress her, feel her and love her sa loob-loob niya. He knew that the emotion she aroused in him was deeper than physical desire. Kung alam lang ni Pamela kung gaano karaming self-control ang kailangan niya para lang mapigil ang sariling hawakan at muli itong angkinin. Pero gustong magtatatalo ni Josh sa tuwa ngayon ipinaparamdam nitong pareho sila ng nararamdaman. Pwede na niyang alukin ang dalaga ng totoong kasal. Hindi niya akalaing maghahatid ng pagbabago sa buhay niya ang pagpapanggap nila. Liligawan na niya si Pamela at kapag sinagot siya nito, pakakasalan agad niya. Fool! You're behaving like a love-struck schoolboy. Kantsaw niya sa sarili. Walang naging komento si Josh na mag-enroll si Pamela at bumalik sa pag-aaral. Ang sinabi lang ng lalaki ay iwasan niya sobrang mapagod at ipinagtatampo iyon ang puso niya. Isang hapong pauwi ni si Pamela galing sa campus, nagulat siya sa kami na dumikit sa kanyang balikat. Wilbert! Sabi niya na malingunan ang dating boyfriend. Matagal na kitang gusto makausap, sabi nito. Haggard looking ito at mukhang malaki ang inihulog ng katawan.
Pero hindi kita matsyempohan. Pati bagong cell number mo, hindi ko alam kung kanino hihingin. Bakit mo naman ako gusto makausap? Hinawakan siya ni Wilbert sa isang braso. Pamela, I still love you. Kaya hindi ko matanggap na nagpakasal ka sa iba. Gusto niyang matawa. Binawi niya ang braso mula sa pagkakahawak nito. Alam ko malaking kasalanan ko sa'yo pero nangarap lang naman ako. Hindi bang sabi ko sa sulat ko sa'yo, pansamantala lang naman akong lalayo dahil baka makasagabal sa karir ko ang relasyon natin. Hindi ko naman sinabing tapos na talaga tayo. Well, tinapos ko na, Wilbert. Pamela, kaya mo lang ba na-realize ang pagkakamali mo ay dahil wala namang nangyari sa karir mo? Akala mo ba, hindi ko alam na gusto ka lang gamitin ng producer mo at isasalang ka sa mga bold movies at umatras ka dahil hindi mo kaya? San ka na ngayon, Wilbert? I'm lost, Pamela, dahil iniwan mo ako. Hello? Naririnig mo ba sarili mo? Sino ba talaga nang iwan? Hindi ba ikaw dahil sa mababaw na dahilan na akala mo magiging imbalido na ako habang buhay? Galit niyang sumbat. Iyon ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Salamat sa pang-iiwan mo sa akin, Wilbert. Dahil nakilala ko si Josh. I was able to see the difference between a boy and a man. Ikaw yung boy, si Josh ang man. Tatalikod na sana si Pamela nang pigilan ulit ni Wilbert sa braso. Bitawan mo ako! Baka makita tayo ng driver ko. Ayoko may masabi si Josh. Ayoko nang kahit anong sisira sa pagsasama namin. Listen, Pamela. Sigurado ka bang mahal ka ni Josh Ocampo? Napakunot noo siya. Anong ibig nito sabihin? Hindi ka ba nagtataka kung bakit bigla kanyang inalok ng kasal? Ginagamit ka lang niya, Pamela. Pinakasalan ka lang niya dahil malaki ang pagkakahawig niyo ni Cherry Loxine. Ang girlfriend niyang mahal na mahal niya pero nang iwan sa kanya. Bakit hindi mo itanong sa kanyang tungkol doon para matauhan ka? Nagulat si Pamela sa narinig. Kung tutuusin, bakit ba niya pinaniniwalaan si Wilbert? Pero bakit nararamdaman niyang may katotohanan ang mga sinabi nito? Malamang na yun ang dahilan kaya nanlamig si Josh sa kanya pagkatapos na may nangyari sa kanila. Dahil ang Cherry Loxine na iyon pa rin ang mahal nito. May dalang magandang balita si Josh para kay Pamela, kaya excited na siyang umuwi ng gabing iyon. May resulta ng research na isinasagawa sa Utah. May natuklasan ng gamot para sa sakit nito. Magsisimula na rin siyang ligawan nito. Napaglambingan niya si Clara na samahan siyang bumili ng regalo para kay Pamela. Isang gold ring na may diamond ang sinadjust nitong bilhin niya. Ano ba talagang okasyon? Wala, medyo nagkatampuhan lang kami this past few days. Kaya gusto ko siyang suyuin. How lucky, Pamela, yes? May pagkaingit na sabi ni Clara. Alam niyang noon pang college ay may lihim na itong pagtingin sa kanya. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit ginusto itong magtrabaho sa ospital ng uncle niya. At siya rin ang dahilan kung bakit hindi pa ito nag-aasawa. Pagkagaling sa jewelry shop, ay hinatid muna niya si Clara sa bahay nito bago umuwi na. Itinago muna ni Josh sa kotse ang regalo at mga bulaklak para kay Pamela. Masiglang pumunta sa kanilang kwarto si Josh, pero isang galit na Pamela ang bumulaga sa kanya. Sino si Cherry Loxine? Nang makita ni Pamela ang pagkagulat na bumakas sa mukha ni Josh, alam niyang iyon ang sagot sa tanong niya. Totoo pala sinabi ni Wilbert. Dati mo siyang girlfriend, hindi ba? Pero iniwan ka niya. Mahal na mahal mo pa rin siya at hindi makalimutan kaya niyaya mo ko sa ganitong pagkukunwari. Nasasatisfy kang isipin na ako si Cherry dahil sa malaking resemblance namin. Who told you that, Pamela? Hindi na importante kung sino nagsabi sa akin. Bakit hindi ka nalang magtapat? Yun lang naman ang hinihintay ko eh. Nagsisikip ang dibdib ni Pamela sa sama ng loob. Kung kailan mahal na niya si Josh, saka pa niya nalaman ang tunay na dahilan kung bakit siya nito inalok ng ganong setup. Akala pa naman niya ay gusto siya nitong tulungan makaganti kay Wilbert. Akala pa naman niya ay pwedeng maging totoo ang pagiging mag-asawa nila. Bumuntong hininga ito bago sumagot. Okay, it's true. Naging girlfriend ko siya. Gusto nang maiyak ni Pamela sa tindi na sama ng loob. Akala ko pa naman, gusto mo akong tulungan kaya mo ako inalok ng ganitong pagpapanggap. Yun pala, gagamitin mo lang ako sa pag-iilusyon mong ako si Cherry. That's not true, Pamela. Humakbang si Josh, palapit sa kanya pero umatras siya. Pinagbabato niya ito ng unan. I hate you! Ginamit mo lang pala ako! Ako naman itong ilusyonada. Umaasang isang araw maririnig ko sa yung mahal mo na rin ako. Natototohanin na natin ang pagpapanggap. Hindi pala yun mangyayari. Siguro na may nangyari sa atin si Cherry ang iniisip mo, ano? Stop it, Pamela. Hindi totoo yung iniisip mo. Humakbang ulit ito palapit sa kanya at hindi na siya nakaiwas. Dahil nahagip na nito ang isang kamay niya, kinabig siya ni Josh at mahigpit na niyakap. Nagpumilit siyang kumalas pero lalo lang siyang
Kinabig na lalaki palapit sa katawan nito. Nang hindi siya tumigil sa pagpupumiglas, walang babalang hinalikan siya ni Josh ng marin sa mga labi. Nawala na saysay ang pagpupumilit niya makawala dahil sa tigas ng mga braso nito. Halos pangapusan siya ng hininga ng lubayan nito mga labi niya. "Pwede ba? Pakinggan mo muna ako bago ka magwala?" sabi ni Josh sa galit na tono. "Aaminin ko sa iyo, isang seryosong relasyon ang namagitan sa amin ni Cherry. It was my first serious relationship. Nasaktan ako sa pagtalikod niya nang piliin niyang isang prinsipe. Pero na-overcome ko na yun. She's not worth my love." "Pero kahawi ko raw siya?" tanong ni Pamela na parang bata. "It has nothing to do with my decision na magkunwari tayong mag-asawa. Lalong hindi ko intensyong gamitin ka para mag-ilusyong kasama ko pa rin siya. In fact, hindi ko na siya naaalala. Especially when I met you." Parang gusto nang kiligin ni Pamela sa huling sinabi nito. "Sa lahat ng pasyente ko, sa iyo ako nagkaroon ng kakaibang attachment. Nahihirapan ako kapag nakikita kitang hindi lumalaban. I hate it when I see you crying." Habang sinasabi yun ay hinahalikan siya ni Josh sa buhok, sa tungki ng ilong at sa mga labi. "Akala ko noon gusto lang kitang tulungang makaganti kay Wilbert para tulungan mo sariling gumaling. Kahit ako hindi ko alam na may iba pa pala akong dahilan. That I was attracted to you." Nakatingala lang siya sa lalaki habang nakikinig. "Nung may nangyari sa atin, kinailangan kong dumistansya dahil baka hindi ko kayang kontrolin na sarili ko." "Bakit kailangan mong kontrolin na sarili mo? Gusto kong maulit yun. Gusto kong maramdamang mahal mo ko, Josh." "Pero wala tayong inaamin sa isa't isa. Pareho tayong nangangapa. Mali ko kung mahal mo pa rin si Wilbert. Besides, wala akong karapatan sa katawan mo." "Si Wilbert ang nagsabi sa akin tungkol kay Cherry Luxin. Nakipag-reconcile siya pero tinanggihan ko. Doon ko na siguro na wala na akong feeling sa kanya. Kaya lang nasabihin niya sa akin ang tungkol kay Cherry." Kinintalan ulit siya ni Josh ng halik sa mga labi. "Gusto lang tayong guluhin nun para mabawi ka niya sa akin. Akala naman niya papayag ako." "Hindi ka ba talaga papayag?" "No, over my dead body. Because you're my life and my reason for living, Angel." He found her mouth again. At habang inahalikan siya ni Josh, dinadama nito ang lambot ng kanyang katawan. Parang minimemory ang bawat kurba doon. "I want you so much, Angel." Bulong nito habang dinadala siya sa kama. Muli ay pinagsaluhan nila ang mainit nilang pagnanasa. "May Angel, may maganda nga pala akong balita sa'yo," sabi ni Josh habang nakaulo sa braso niya si Pamela. "Ano yun?" "May gamot na sa sakit mo, kaya may tsansa ka na tuluyang gumaling." Sa narinig, halos mapatayo si Pamela buhat sa pagkakahiga. Hindi niya inaasahan na magandang balitang hatid ni Josh. "Oh my God, Josh! Totoo ba?" "Yes, Pamela." Pagkatapos ay mahigpit niyang niyakap ang asawa. Nagpaalam saglit si Josh matapos ang makapagbihis. Nagtataka man ay walang nagawa si Pamela. Nang makalabas ng pinto si Josh ay inabala niya sarili at nagpunta ng banyo para maligo. Pagkatapos ay nagbihis na isang simpleng pantulog since magagabi na din naman. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang masayang mukha ni Josh at ang ikinagulat pa ni Pamela ay nang makalapit ito at inabot ang bulaklak, bigla na lamang itong lumuhod sa harap niya. "Josh!" "Pamela, alam kong isang pagkukunwari lang ang lahat sa atin at hindi ko na kayang tagalan pang pagkukunwaring iyon." Nanlaki ang mga mata ni Pamela nang ilabas na ni Josh ang hawak nitong maliit na kahon at buksan iyon. Isang gold ring na may malaking diamond sa ibabaw ang nagbigay liwanag sa kwartong iyon. "Pamela, will you be my real wife? Will you marry me? Again?" Pero sa pagkakataong ito, totoong kasal na. Hindi napigilan ni Pamela ang maluha. Ito ang matagal na niyang gustong mangyari. Mabilis ang lumuhod para magpantay sila ni Josh at kaagad itong niyakap. "Yes, Josh, I will marry you." Pagkasabi nun ay unti-unti silang tumayo para maisuot niya ang sinsing. "Marami salamat, Pamela. Mahal na mahal kita." "Mahal na mahal din kita, Josh." Muli ay isang mainit at malalim na halik ang kanilang pinagsaluhan. Sabi nga nila, ang lahat na nangyayari sa atin ay may dahilan. Lahat ng mga pagsubok na pagdadaanan ay may kaakibat na magandang rason. Kagaya na lamang na nangyari kay Patricia. Nagkasakit man siya pero dahil doon, nakilala niya ng husto ang ugali ng kasintahang si Wilbert. At ika nga, kapag may nawala, may darating at yun si Dr. Josh Ocampo. Huwag nating hayaang igupo tayo ng ating karamdaman o ng mga pagsubok sa ating buhay. Lagi nating tatandaan, everything happens for a reason.
at andyan si God para alalayin tayo sa lahat. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Marami pong salamat sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po tayo magkita-kita sa susunod pa nating istorya.